Magtungo naman tayo sa Cebu, alamin natin ang ginagawang update sa preparasyon ng INC Worldwide Walk. Naroon si Mar Gabriel. Mar? Yes, Sam, maghapon niya rin itong isinigaw ang paghahanda ng distrito ng Cebu South dito sa Cebu City para nga sa isasagaw ang bukas ng umaga. Sam, gaya dyan sa Maynila, eksakto alas 7 rin ng umaga, sisimulan itong paglalakad ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa Cebu City. Pero inaasahan, Sam, na alas 5 pa lang ng madaling araw ay magtitipon-tipon na sila dyan sa starting point sa bahagi ng Mambaling Exit malapit dyan sa SM Construction Site. Nasa mahigit 10,500 miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa Cebu South yung inaasahang lalahok dito sa Worldwide Walk. At kabuang 1.6 kilometer din, Sam, yung kanila lalari dito sa habaan ng the property hanggang sa Makati sila dito sa SRT Baywalk dito sa Barangay Mambaling, Cebu City. At pagdating dito sa SRP Baywalk, kung saan na iniligay itong stage na nasa ating likuran, ay magkakaroon ng maiksing programa, Sam, na sisimula naman sa pamamagitan ng pakikinig ng mga lumahok doon sa mensahe ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo na si kapatid na Eduardo Manalo. At Sam, para alamin natin yung mga karagdagang pang detalye nung isasagawang programa dito sa Cebu City, ay makakausap na kahuraw na siyang sa mga organizer itong programa. Akbal, kusa na pong naging patient niya maganda? Sa kasalukuyan ay katulad ng ating nakikita, ginagawa na yung stage kung saan dito isasagawa ang pinaka-entertainment ng magiging programa bukas sa gagawing Worldwide Walk. At mula alas 5 ng madaling araw ay mag-a-assemble ng mga kapatid at eksaktong alas 7 ng umaga, magsisimula na yung paglakad hanggang sa makarating dito sa pinaka-endpoint na siyang pinaka-converging area ng gagawing aktibidad sa kinabukasan. Kabal, pagdating nila doon sa starting point, may mga ibibigay na wristband? Paano ba? Meron silang ibibigay na wristband at ang magbibigay po noon ay yung mga representative ng Guinness World Record, yung galing sa SGB accounting firm. Mm-hmm. Then, paano yung magiging monitoring nila dito sa gagawin nating worldwide walk? Mula po doon ay may gagawing wristband checkpoint. Tiyaking lahat ng nakapasok sa cordon area ay suot yung wristband nila. At maliban po riyan, ay may naka-assign sa bandang kalagitnaan ng 1.6 kilometer para tumingin at para matiyak na talagang yung mga naglalakad ay talagang may suot na wristband. At yun ang ihuhulog po nila sa pinaka-endpoint ng 1.6 kilometer. Yun ang bilangin pa ng mga taga-STB para matiyak na yun talaga ang lumang sa kanawa worldwide po. And sir, pagkatapos nilang matali yung mga bilang na sumali, ano na yung gagawin sa makukuha nilang mga information? Pagkatapos po noon na mabilang ng mga representative ng SGV ay ipadadala po nila sa kanilang pinaka national office sa Maynila para doon buuin yung naging resulta ng ginawa pong aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Kabal, bigyan nyo lang din kami ng kaunting detalye bukas pagkatapos nga pakinggan yung magiging mensahe ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Sa gagawin pong programa ay magsagawa ng mga tinatawag na pag-awit ng mga Christian songs. May gagawin ding mga pag-perform ng sayaw at may iba't ibang mga gagawin labas na makapagbibigay ng kaaliwa, ng kasiyahan sa ating mga kapatid na nakipagkaisa at para lalong tumibay sila sa kanilang pananampalataya, maitaguyod nila yung maalab na mga paglilingkod, kahayag ng kanilang patuloy na pakikipagkaisa sa itong mga aktibidad na unsad ng pamamahal. Maraming salamat po. At sa mamayang atasin ng hati gabi, inaasahang isasara na nga sa daloy ng trapiko itong dalawang lane ng SRP Road dito sa bahaging ito ng Cebu City na siyang daraanan nga ng mga lalahok sa isasagawang Worldwide Walk bukas ng umaga. At Sam, bukod dito sa Cebu South, magkakaroon din ng hiwalay na programa itong distrito naman ng Cebu North kung saan inaasahan ding dadalo yung mga libo-libo pang kaanib doon ng Iglesia ni Cristo. At Sam, pagtatapos daw ng programa bukas,
Dahil may parke dito malapit kung saan tinayo itong stage, ay maaari naman daw mamasyal yung mga pamilya at samantala nila itong weekend para magkaroon sila ng bonding ng kanilang mga miyembro ng pamilya. Yan muna sa mga latest mula pa rin dito sa Cebu City. Balik muna sa inyo. Okay, Mar, mag-ingat kayong lahat dyan at good luck sa ating mga kapatid dyan sa Cebu. Yan po si Mar Gabriel, nag-uulat ng live mula naman sa Cebu.